Matuling lumipas sa mga araw, nakakainipaghintay ng tawag mula sa mga pinasahan kong kumpanya. Pero ni isa sa mga yun walang tumatawag sa akin. Kailangan ko na naman ba mag-research at magbasa na lang ulit? Pero nakakawalang gana. Mukhang mali talagang hinala ni mama at uncle tukos sa magiging mabilis na pagtanggap sa akin. Gusto kong panghinaan ng loob. Hindi ko naman masyado nagagalaw ang pera ko pero kating-kating ang kamay kong gumastos. Gusto ko na rin pumasyal sa mga malls pero nagkokontrol ako. Natatakot ako na baka kapag nagpunta ako doon, hindi ko magawang kontrolin ang sarili kong mamili ng bawat magugustuhan ko. Bored na rin ako sa loob ng bahay. Though nakakausap ko namang madalas si Maureen at Kate, feeling ko hindi sapat yun dahil through video ko lang naman. Anak, ayaw mo bang lumabas ng bahay? Sasamahan kita. Gusto mo bang makita ang pinakamalaking mall na malapit dito? Malamig doon. Habang narito dito mo, may titingin sa mga kapatid mo at masasamahan pa kita. Si mama yon habang nakasilip sa pintuan ng kwarto namin ni Brianna. Kumabog sa excitement ang dibdib ko. Gusto ko na ayaw ko. Hindi ako nakakibo. O paano? Magbihis ka at magbibihis na rin ako. Pero mabilis niyang naisara ang pintuan. Napapikit ako at napabuntong hininga. What's that, Veronica? Si Kate iyon. Kasalukuyan kami nagvi-video call. My mom, she wants to accompany me to the mall. Wow, that's great. Masayang bulalas niya. I think you should go with her. But I'm scared I can't control myself. Shopping is my favorite, but you know, I can't be happy, especially if I can't be able to buy what I want, right? I know. But you know what? Here's the thing. Just buy whatever you want and we will take care of your allowance, okay? Just enjoy yourself, even for a day. We know how hard the situation is for you, Veronica. We want you to take care of yourself as well as your mental health. Hindi ko mapagigilang maluha sa narinig mula kay Kate. Are you serious? I mean, I know you guys don't have that much. But we have at least monthly income here from our family. Just enjoy your day, okay? We will send the money later this afternoon. I'll get going. I love you. But... Pero walang paalam na inindicate ang tawag. Napanunok ako ng laway. Kusa rin tumulong luha ako sa magkabil ng pisngi. I can say how blessed I am to have them in my life. Ayoko maramdamang naaawa lang sila sa akin at ang baba ko na. I know that's what that they think of me. They just care too much. Huminga ako ng malalim saka nagpa siyang magpalit ng damit. Kahit pa paano gumaan ang pakiramdam ko. Matapos makapag-ayos, chinek kong laman ng wallet ko. May 20,000 mahigit pang naroon at alam ko, medyo malaki pa naman yon dito sa Pilipinas. Hindi ko nga lang alam kung magkanong halaga ng mga gamit sa mall dito. Anak, nakabihis ka na ba? Si mama yon. Yes, I'm coming. Malakas na sigaw ko. Maliit lang ang sling bag na dala ko. Kasya lang ang phone ko at wallet. Simple lang din ang suot ko. Short at crop top with long blazer. Uso naman ang ganitong porma dito sa Pilipinas kaya nakikita ko sa mga research ko. Ayoko lang maging kakaiba kaya kailangan kong sabihin na ilang kabataan. Nag-flat shoes lang din ako at nag-ipit ang pangitaas. Wow anak, ang ganda naman ang porma mo. Nakangiting bati ni mama sa akin. Salamat ma. Oh, mag-iingat kayong mag-ina. Huwag masyado magtatagal. Yung bag mo, Veronica, hawakan mo ng maigi. Si Tito Fernando iyon. Nagtaka ko sa bilin niya. Marami kasing masasamang loob sa paligid, anak. Bulong ni mama sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Seriously? Tumango naman si mama. Basta, doble ingat lang. Bakit ganyan lang sinabi sa akin, ma? Ilang beses na akong lumalabas. Ayoko lang matakot ka. Eh, ngayon naman, kasama mo ako eh. Hindi na ako kumibo. Para tuloy ako nagdalawang isip tumuloy. Tara na, tanghali na, aabutin tayo ng init. Sumunod naman ako ng kusa sa kanya. Magta-taxi na lang ba tayo? Subukan kayo natin sumakay ng jeep, ma. Nabanggit dito sa akin dati na kailan ko raw matuto sumakay doon para mas makatipid ako. Kasama naman kita kaya hindi naman siguro tayo maliligaw. Oo ba? Ikaw ang bahala. Ang kaso nalakad pa tayo ng konti para marating yung paradahan ng jeep. Ayos lang ho yun. Nakangiting tagon ko. Ginitian na lang ako ni mama. Habang pababa ng ground floor, hindi ko maiwasang maasiwa sa kakaibang tingin ng mga lalaki tuwing madaraanan ko sila. Maging ang ilang kababaihan nagbubulungan din minsan. Napakapit ako sa braso ni mama. Ma, bakit sila nagbubulungan? Tanong ko kay mama. Ayaan mo lang sila. Naiingit lang sila sa'yo kasi maganda ka. Nakangiting sagot niya ulit sa akin. Ganun ba yun? Eh bakit parang galit sila sa akin? Kasi nga naiingit sila sa'yo. Lalo't kalat na rito sa lugar natin na maraming gustong manligaw sa'yo. Eh hindi ko naman kasalanan yun. Ganyan talaga ang karamihan sa kaedad mo, Veronica. Huwag mo na lang silang pansinin. Hanggat di ka sinasabihan na hindi maganda at sinaktan physically, mas mainam po hindi mo na lang sila iintindihin. Mag-asawa din naman ang mga yan. Napalabi na lang ako at saka tumungo. Kahit papaano, tumaas ang confidence ko sa narinig na sinabi ni mama.
Kung talagang insecure sila sa akin, ibig sabihin mas angat ako kumpara sa kanila. Ang sarap sa pakiramdam na maganda ako sa paningin ng iba at hindi lang sa mga mata ko. Nang marating namin ang pilahan ng jeep, may nakantabi na sasakyan doon. Mukhang hinihintay ng mapuno iyon bago umandar. Kaagad kaming sumakay ni mama pero dahil mukhang kami lang hinihintay na para mapuno, magkatapat ang naging upuan namin at di magkatabi. Medyo masikip pero ayos lang naman. Challenging din kasi. Pero nag-iba ang lahat na magsimulang umandar ang sasakyan. Sa unahan ko may babaeng nakaside kumakupo at mahabang buhok. Dahil medyo malakas ang hangin, tumatamang buhok niya sa mukha ko. Ang gusto ko lang naman sumilip din sa bintana pero hindi ako nakatagal. Timping-timpi akong hatakin ng buhok niya. Dahil doon napilitan ako maupo na lang ng tuwid. Mabuti pa si mama komportable sa upuan niya. Nang silubukan kong punuin ng hangin ang dibdib ko, kakaibang simoy ng hangin naman ang nasinghot ko. Nang liwanin ko ang isa ko pang katabi, nakita ko ng lalaki nakahawak sa baka ng jeep na nasa ulanan namin. Nang muling pumasok sa lubang hangin, nalaman ko nasa kilikilin ng lalaki nang gagaling ang masangsang na amoy. Kuya? Kinalabit ko ng bahagya ang lalaking nasa kaliwa ko. Tapat na tapat kasi talaga sa mukha ko yung kilikili niya. Kulot to naman siyang tumingin sa akin pero nang matingnan niya ako, bigla siyang umiti. Yes, Miss Beautiful? Sinabayan pa niya iyon na isang malaking ngiti na akala mo nagpapakyut. Lumitaw ang dilaw at namumulok niya ang mga ngipin. Napangwi ako. Pakibaba naman yung braso mo. Sige, gusto mo lang palang makita ang mukha ko eh. Naiiling na saad niya. Maanga kong napatingin sa kanya. Sobrang bilib naman yata sa sarili niyang matandang to. Mabuti nilang binaba niya kagad ang kamay niya. Yun nga lang, hindi niya nainalas ang tingin niya sa akin. Miss, maya-maya itawag niya sa akin. Irritable akong lumingon sa kanya. Ngiti-ngiti pa rin siya. Alam mo, may cellphone number ako. Nakangising sambit niya. Hindi ho ako interesado. Pagtataray kong tugon sa kanya. Teka, akala ko ba type mo ko? Naku manong, nagkakamali ka. Hindi mangyayari yun. Bumakas ang kakaibang inis sa mukha niya. Buti nga sa kanya. Yuck! Pero bakit mo pinababa ang kamay ko? Napatikim ako. Dapat ko ba bang sabihin yun? Kung sa bagay, mamimisinterpret niya kasi mga sinasabi ko eh. Feeling lang. Adik yata tong katabi ko eh. Pakiramdam ko tuloy ang haba na ng biyahe ko. Hindi mo ba naaamoy yung katawan mo, manong? Lalo na yung kilikili mo? Abot! Sinubukan niya ang amoy ng kilikili niya. Bakit? Wala namang amoy ah. Kulot doong bulalas niya. Napalakas pa yun kaya naman sabay-sabay tumingin sa gawin namin ang mga pasaherong kasakay din namin. Immune na yata si Manong sa amoy ng katawan niya. Napaka-arte mong babae ka. Di ka naman kagandahan ah. Galit na sigaw niya sa akin. Nabigla ako sa naging reaksyon niya. Hindi ko inaasahang maging ganda siya. Kahit pa paano nakaramdam ako ng kaba. Hoy, 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 Manong. Huwag na huwag mong sisigaw ng anak ko, ha? Galit na sigaw rin ni Mama. Nakaduro pa mga kamay niya sa matandang katabi ko. Aba, ay yung anak mong pagsabihan mo. Napakalaitera, hindi naman maganda. Nakikiamoy na nga lang, nag-iinarte pa. Gosh, is he serious? Saan niya hinuhugot ang kapal na mukha? Pero mas nagulat ako sa naging reaksyon ng mga tao sa loob ng jeep. Nagtatawanan kasi sila. Ang weird talaga ng mga tao. Nag-iilingan ng iba samantalang nagbubulungan naman ang iba pa. Halika na anak, buwaba na lang tayo. Mahinang senya si mama sa akin. Salamat sa Diyos at sakto nakarating na pala kami. Bayad ho, makikisuyo na lang. Pagalit na sambit ni mama sa kain na batang pera sa katabi niyang lalaki. Ano bang nangyari doon, nak? Talong niya na makababa kami sa jeep. Nagkibit balikat ako. Wala, sinabihan ko na naman siya ibaba yung braso niya kasi hindi maganda yung amoy ng kilikili niya eh. Nagalit ba naman? Sa susunod, huwag mo na lang pansinin anak. Para kasi naiinsulto sila kapag ganun. Paano pala kung nanakit yun eh, mukhang adik pa naman. Hindi ko talaga matiis yung amoy may eh. Ang sakit sa ilong, nananapak. Kaya nga, bumaba na lang tayo kahit malayo pa yung mall dito. Napamalagat ako. Kaya pala wala akong makitang malaking building. Maglalakad na lang ba tayo? Malayo pa kaya magta-tricycle na lang siguro tayo. Wala rin tayong masasaking taxi ng ganitong oras dahil pasokan ng mga nagtatrabaho. Hindi naman ako kumipo. Lalo na mapansin kong beses si mama na magtawag ng mga driver. Ilang sandali pa'y lumapit na sa aming tinatawag nilang tricycle. Mukhang kasya naman kami ni mama sa loob at mukhang mas komportable kaysa jeep. Parang ayoko na tuloy sumakay dun. Malayulay din ang nilakbay na sinasakyan namin bago narating ang tapat ng isang kilalang mall daw. Napatango-tango ako habang pinagmamasan ang kabuuan ng pinagbabaan namin. Not bad, ha? Malaking at mukhang maliwalas naman. Robinson's Mall daw ang pangalan nun. Nabasa ko nga ang malaking signage nila.
Pwede na rin kumpara sa paborito kong mall sa Amerika. Anak, may extra ka bang 300 dyan? Hindi kasi cash ang pera ko dito eh. Pamalengke ko pa mamaya ng hapunan natin nito. Bulong ni mama sa akin. Oo naman ma, ako na magbabayad kahit mamayang pauwi tayo. Tugon ko bago iniabot ng 500 sa kanya. Ilang sandali pa, nasa loob na kami ng mall. In fairness, maganda rin ang kabuuan niya maging ang mga stall. Mukhang nandito rin ang mga brand ng paborito kong damit, shoes at perfume. May gusto ka bang bilhin ma? Tanong ko sa kanya. Naku anak, sa ukay-ukay ako namimili ng mga damit ko at mga kapatid mo. Hindi namin afford ang presyo ng mga gamit dito. Madalas lang kaming pumasyal dito para magpalamig at mag-window shopping. Nakangiting sagot niya. Window shopping? Takang tanong ko. Sa tinagal-tagal ko nang namimili sa mall, hindi ko pa narinig kahit minsan ang salitang yon. Oo, window shopping ang tawag kapag patingin-tingin ka lang. Tatambay lang dito, kumbaga. Napatango ako sa narinig. Ngayon ko tuloy ang nag-gets ang ibig niyang sabihin. Nakaramdam din ako ng awa sa kanila kahit minsan, kaya hindi pa nila narasa makamili ng branded na gamit. Ano bang meron sa ukay-ukay na sinasabi niya? Hindi kaya puro sila naman ang mga gamit dun? Habang namimili sa hanin ng mga Skechers sa sapatos, biglang nag-ring ang cellphone ko. Tulog ng tawag mula sa messenger ang ingay na nagmumula doon. Nagtaka ako. Ang alam ko, hindi naman nakabukas ang data noon. Nang tingnan ko, nakakonect pala ako sa wifi. Free wifi ang nakalagay doon sa pagmamayari pala ng mall. Si Maureen ang tumatawag kaya sinagot ko naman iyon kaagad. Masaya kong binuksan ang camera ng cellphone ko. Pinakita ang kabuuan ng mall sa kanya. I'm at the mall, girl, at last! Masayang sambit ko na hindi mo lang tinitingnan ang screen. Busy rin kasi ang mata ko sa pagtingin-tingin sa mga bagong labas sa sapatos. What? Nasa mall ka? Galit na saan ng isang pamilyar na boses. Halos mabitawan kong cellphone na hindi mukha ni Maureen ang makita ko sa screen ng phone kung hindi mukha ni Lola. What are you doing there, Veronica? I thought I told you to save your money. May bahid ng disappointment ang tinig ni Lola. Pero Lola, I need to enjoy myself too. Kung alam mo lang ang hirap na naranasan ko dito, I am still adjusting. Please understand. Saka, sagot din na Maureen at Kate ang pa-shopping ko today. Pangatwiran ko sa kanya. You still don't know how to learn from your mistake, apo. I am so disappointed in you. Nakita ko ang pag-iling niya at inabot ang phone kay Maureen. Girl, what happened? Why is she there? Takang tanong ko sa kanya. I invited her because it's my mom's birthday, right? She came and she asked me if she can use my phone because she would like to see you and misses you so much. Napahawak ako sa noo ko. Ano na naman ba itong nagawa ko? Okay, thank you and please take care of her for me. I do, don't worry. Nang ibaba akong phone, parang biglang nawala ang excitement na nararamdaman ko. Ano bang klaseng hangout to? Di ko man lang ma-enjoy. Nangihina ako na po sa kaos na naroon. Agad namang ipinagtaka ni mama ang pananahimik ko. Anak, may problema ba? Lola called, ma. Nakita niya winawaldas konti na kong pera at nagalit siya. Pero hindi ka pa naman nakakabili eh. Pwede namang nagpapalamig lang tayo dito at nagagala, hindi ba? Nagkibit palikat ako. Lumapit siya sa akin daw po sa tabakat ko. Ano ka bang bata ka? Kaya nga tayo lumabas para kahit papaano mag-enjoy ka ngayong araw. Huwag mo na lang munang pansinin ng lola mo. Ako na magpapaliwanag sa kanya mamaya. Nakangiting pahayag ni mama. Nagpakwala ako ng malalim na buntong hininga bago kami ngumiti sa kanya. Alika na, lakad-lakad pa tayo. Tumayo na rin ako at sumunod na sa kanya. Di na lang siguro muna ako bibili ng kung ano-ano. Habang nag-iikot sa fourth floor, malakas na nag-ring ang cellphone ni mama. Kagad niya naman sinagot ang tawag. Ano? Dinig kong malakas na bulalas niya. Sang ospital dinala? Bakas sa mukha niyang labis sa pag-aalala. Maging ako'y agad kinabahan nang marinig kong ospital. Sige, papunta na kami. Nang tumingin si mama sa akin, helpless ang buong mukha niya. Anak, isasugod sa ospital si Bree. Umatake na naman daw kasi yung asma niya. Kaya pala iba ng itsura niya kagabi pa. Kung gusto mo, dito ka na muna. Pupuntahan ko na lamang sila. No ma, sasama ako sa'yo. Pagpipilit ko. Alam ko rin wala naman siya ekstrang pera. Ang may na sinasabi niya ay ang bunso niyang anak na babae. Napakakit at adorable na namang bata. Kaya pala parang tahimik at wala siyang likot kaninang umaga. Palagi lang nakakarga. Sigurado ka ba? Yes ma, tara na. Ako pa mismong humatak sa kanya palabas sa ground floor at nagtawag ng taxi. Sa buong biyahe, tahimik lang si mama. Parang tahimik sila nagdarasal hanggang sa makarating kami sa sinasabing ospital na pinagdalhan kay May. Kagad naman naming nahanap ang ER ko sa nasa labasan si Tito at Tita Balisa. Kamusta si Bri? Kagad na bungad ni mama. Di naman kumibo si Tito. Malungkot ang mga mata niya habang nakatingin kay mama. Kasalanan ko to. Sana hindi lang muna ako umalis sa tabi niya. Walang may kasalanan.
huwag mong sasayin ang sarili mo. Pakiramdam ko ako ang mas nagigilty. Kung hindi ako sinamahan ni Mama, baka nasa tabi siya ni Brie bago isugod sa ospital. Maya-maya lang may doktor na rin lumabas mula sa ER. Sinilubong siya kagad ni Tito at Mama. Kamusta ho ang anak ko? She is safe now. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ilang beses namin siya sinubukang i-revive dahil halos wala na siyang heartbeat pagdala ninyo dito. Kung hindi naagapan, baka patay na ho ang anak ninyo. Maraming salamat ho. Utang ho namin sa inyong buhay ng anak ko. Si Mama yon. Sa Diyos ho kayo magpasalamat. Instrumento lang ho ako. Susunod ho mas maging maingat kayo sa anak ninyo. Sigurado ho yan. Tumatangong sambit ni Tito. Tahimik lang ako nakikinig sa likuran nila Mama. Ano pa nga bang masasabi ko? Ngayon lang ako kinabahan ng ganito katindi kahit na hindi pa ganun katagal na nakakabonding kong bata na yon. Napalapit na rin ako sa kanya. Hindi kasi siya mahirap patawanin o alagaan. Mabait at malambing pa. Ilang sandali pa nalipat na sa kwarto ang magaya niyang bata si Brie. Maraming aparato nakakabit sa katawan niya. Parang ang sakit-sakit tingnan nun. Sana naman tayo hahanap ng panggasos dito, Fernando. Dinig kong bulong ni Mama kay Tito. Nagawa ko ng paraan. Huwag kang mag-alala. Bantay mo lang si Brie dito at didiskarte ako ng pera. Saka para madalhan ko rin kayo ng pagkain mamaya. Sa tanawin na iyon ako tuluyang nagpa siya. Dinukot kong wallet ko at kinuang 15,000 doon bago lumapit kila Mama. Ma, Uncle, eto ho. Pandagdag ninyo sa gastusin. Manghase lang humarap sa akin. Pero maya-maya lang umiling si Tito. Naku, Veronica. Pero mayan sa paghanap ng trabaho. Itabi mo na lamang. May savings pa ho ako. Sige na. Hindi ko kayang panoorin lang kayong ganito ni Mama kung may maitutulong naman ako. Sige. Aniya sa kainabot ang hawak kong pera. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran kita. Nakangiti niyang tugon sa akin. Tumango na lang ako para okay na. Umalis na rin si Tito at di na muna sa Mama pa uwi para may kasama si Mama magbantay. Habang tahimik kami nagpapahinga, ay muling nahirapan sa paghinga si Brie. Unang beses ko siya nakita naghihirap ng gano'n at di ko mapigilang mapaluha sa nasaksihan ko. Ilang araw din talagang labir sa ospital at mahal ang mga naging gamot at bill nila sa ospital. Hindi ko naman sila matiis kaya wala ako naging choice kundi ang ibigay na rin ang ipinadalang pera ni na Maureen at Kate sa akin. Lalo na dagdagan ang problema ko dahil mukhang wala na rin pag-asa sa mga pinasahan kong trabaho. Isang araw matapos makauwi si Brie, nagpa siya na ako maghanap ulit ng trabaho. Gaya nung nakaraan, maaga akong umalis sa bahay. Ay, Miss Beautiful, kuha ka na ng magazine ko. Mukhang nag-a-apply ka ng trabaho eh. Marami kang makikitang hiring dyan. Malanding usan ng isang baklang lumapit na bilga sa akin. Kasalukuyan ako nag-aabang ng taxi. Malay mo, bigla ka nilang swertihin. Kinindatan niya pa ako. Kimi akong umiti sa kanya. Mukha naman siyang hindi bakla kasi ang laki ng katawan niya. Ang kapal din ang makeup sa bato-bato niyang mukha. Sige, salamat. Tumalikod na rin siya at naglakad palayo. Kakaiba ang lakad niya sa may kataasang heels na suot. Gusto kong matawa sa kabuuan niya. Naiiling kong binuklat na magazine. Sari-sari makikita doon pero hinahanap kagad ang mata ko ang sinasabi ng baklang mga hiring ng kumpanya. Nakita ko naman yun kaagad. Tama nga siya. Ang daming hiring. Pero may isang natatayang kumpanya na kaagaw sa atensyon ko. Ang Fashion Fit Company na naghahanap doon ng secretary. Nakalagay din doon na magiging sahod ng papalaring makapasok at mga benefits na kasama noon. Talagang nalula ako sa ganda ng benepisyo. Kaya imbes na isang BDO company ako magpunta, dumiretso ako sa address ng kumpanyang nakalagay sa magazine. Kahit walang kasiguradahan, susubukan ko pa rin. Mali ko naman kung tamang sinabi ng bakla na yun. Nasuswertihan ako, diba? May kalayuan lang ang lugar ng kumpanya sa bahay na tinutuloyan ko pero keri na rin. Nakalagay din kasi na benefits ang free accommodation matatanggap na secretary. Napakabihira na magandang opportunity para sa mga naghahanap ng trabaho, kaya kailangan ko ng subukan. Nakakalulang mataas na building sa harapan ko. Kakaiba siya sa lahat na napuntahan kong kumpanya. Para bang ang yaman-yaman na may-ari noon at sikat na sikat ang mga produktong ibinibenta nila. Bumuga muna ako ng malalim mabuntong hininga, pero nung nanghangin ang dibdib ko bago umakit sa may kataasang hagdan, papuntang main door ng kumpanya. Good morning, ma'am. Saan po sila? Bati ng guard sa akin. Mag-a-apply po bilang secretary? Ah, ganun ba? Sige ho, diretso muna ho kayo sa front desk para ma-guide kayo. Nakangiting bilin sa akin ng lalaki habang nilalakihan ang pagkakabukas ng pintuan. Okay, thank you. Dumiretso naman kagad ako sa front desk gaya ng sinabi ng guard sa labas. Isang nakangiting babae ang sumulumong sa akin at agad na umasikaso. Siya na rin ang kumuha ng resume ko at binasa iyon. Ilang sandali pa ay muling niya akong hinarap.
Ma'am, bumalik po kayo bukas for interview. Between 9 a.m. to 10 a.m. po kasi nandito si Mr. Cervantes ng ganong oras. And please, wag po kayo magpapalit. Para ko nabuhayin sa narinig. Interview ko na bukas? Wow! Isang malaking ngiti rin ang ginanti ko sa babae. Sige, salamat. Masaya ako na mabas ang building. Sa wakas, may nahanap din akong matinuti ng kumpanya. Sisiguraduhin kong gaganyan ko bukas sa interview para naman matanggap na rin ako kaagad. Hindi na rin ako mapapagod magpunta kung saan-saan ngayon. Dahil ilang araw din akong stress sa bahay at ospital. Naisipan kong dumaan muna sa isang mall na nadaanan ko. Sana may makita akong formal attire na mura lang. Puro pang summer wear kasi ang binibili ko nun sa US. At simple yung mga damit at slacks lang minsan. Alam ko naman ang dapat na itsura ng isang secretary. Naka miniskirt at fitted o loose na blouse. Basta nakatakin din dapat. I am really into those kinds of clothing kaya hindi rin ako mamimili. Hindi ko rin alam kung bakit hinahatak na kagad ako ng paa ko at isip na mamili kahit pa hindi naman sigurado kung makakapasa ako sa interview bukas. Siguradong marami nag-apply at meron din sigurong mga kilala sa loob ng kumpanya o di kaya may mga experience na sa ganong klase ng trabaho. Sa isipin yon, bigla akong pinanghinaan ng loob pero sandali lang naging pag-asenti ko. Inalis ko rin kagad sa isip ko ang hindi magandang bagay na yon. Di naman nakakatulong para tumas ang confidence ko. Ilang beses ako nagsukat at in fairness, ang gaganda din pala ng ganitong pormahan. Ang ganda ma'am, bagay po sa inyo. Mukha kayong mayaman secretary, tagtatrabaho lang. Masayang bati ng sales lady sa akin. Bumiti ako sa kanya habang tinitingnan ang kabuuan ko sa salamin. Hindi yun na po kailangan na stockings kasi maputit makinis sa pong balat ninyo. Anong sabon po ang gamit mo ma'am? Dove user ako, pati lotion ko yun din at shampoo. Totoong sagot ko sa kanya. Mabuti na nga lang may mga brand din dito sa Pilipinas nang kinahiyangan kong toiletries. Medyo pricey ang lahat na nabili ko pero carry lang din. Ang gaganda rin kasi at wala akong mabitawan ni isa sa mga napili ko. Isang bagay na ugali ko rin talaga, once na mahawakan ko at magustuhan, sigurado akong kukunin ko yun anuman ang mangyari. Nagtambay pa ako saglit at nag-ikot-ikot sa mall. Medyo kampante ako kasi malakas ang loob ko na magkakaroon na ako ng trabaho. Hindi ko rin alam kung saan manggagaling ang kasiguruduhan ko sa bagay na iyon. Hanggang sa mapadpad ako sa cinema, nakita ko rin ang isa sa inaabangan kong horror movie sa US. Hindi ako nagdalawang isip pamili ng ticket at snacks. Sakto lang din ang oras sa takit ko doon dahil lang 1 minuto lamang, magsisimula na rin ang palabas. Kahit tag-iisa, pinili ko maging komportable. Wala rin naman akong choice. Isa pa, parang na-challenge din ako dahil itong unang pagkakataon na gagawin ko to na nag-iisa. Kampante ako na upo sa malambot na upuan nang tumabi sa akin ng couple na parang ahas ko maglingkisan. Palibasa, madali ang pinili kong spot. Siguro hindi nila ako napansing dalawa. Hanggang sa makaupo kasi sila ay parang nadikit na ang uso nila sa isa't isa. Naiiling ako nag-iwas ng tingin. Parang ako pa ngayon ang dapat mag-adjust sa kanila. Ayoko lang lumipat, no? Komportable na ako sa upuan ko eh. Isa pa, totoo kaya dito ang aircon kaya ang sarap manood lalo. Pero talagang nananadya yata ang dalawang ungas. I can hear them, and it irritates me even more. Nang tingnan ko sila ulit, kakaiba na palang ginagawa nila. Hoy! Hindi to motel mga sira ulo. Nakakaistorbo kayo sa nanonood. Go get a room. May kalakas ang sigaw ko sa kanilang dalawa. Nakakaimbyerna? Anong akala nila pwede nilang gawin ang gusto nila kahit saan? Well, I don't care about them. Ang sa akin lang, sana naman humanap sila ng walang kataming kahit sino. Masyado na makapal ang mukha nila para ipakita pa sa ibang kalokohan nila, no? Di naman sila nakakaganang panoorin. Nakakadiri.